Kamusta dyan mga ka-learning? Sa ating Pi Network, 2 hours ago dito sa KYC Status Review in Progress. Naranasan nyo ba to yung review in progress na medyo matagal na kayo nakapagsagawa ng KYC pero review in progress pa rin? Ang sabi rito ni Pi Weights 2 hours ago, this type of KYC concern has not yet fully solved by the PCT. Some pioneers received a resubmission button where you need to resubmit another KYC, but some pioneers didn't receive yet. So doon sa resubmission button natin, yung mga nakatanggap dyan, yung mga nakapag-reflect dyan na pwede kayong mag-resubmit, eh okay yun. At least para magampanan nyo uli yung mali nyong nagawa dati. Baka sa IT yan, di kaya sa selfie nyo medyo malabo, so hindi nila makita. At least meron ng resubmission button. Pag nakatanggap kayo dyan, ay gawin nyo na agad. Yung mga ibang pioneers daw ay hindi pa nakatanggap ng resubmission button nila. So yan yung isa sa mga concern kung bakit siguro review in progress yung unang KYC natin ay nandun pa rin, nakatingga ba, naka-stock lang. Tapos yung resubmission na binabanggit nila, in part yan sa mass KYC, ay hindi pa daw nakakatanggap at hindi pa nagre-reflect doon sa mga ibang pioneers na gusto magpa-KYC uli o mag-resubmit ng kanilang KYC application. Siguro antayin lang natin at darating din yan. Nire-review din naman yan nila yung patungkol dyan para at least malaman kung magsasubmit ba ng resubmission sa inyong dashboard account sa Pi account po ninyo or hindi na, o i-approve na po nila. So depende yan po sa PCT para magawa din po nila yung kanilang responsibilidad regarding yan. So bago mag-open mainnet naman ay aasikasuhin yan, no? Sabi ni Pi Revolution 19 hours ago, as the core team and community developers are doing their best to ensure open mainnet comes as fast as possible. So minamadali na po na gawin yung open mainnet natin kasi as soon as possible, as fast as possible. Kaya wag po tayo mag-alala sa mga KYC na dyan. Relax lang po tayo at continue sa mining. Sa mga in progress ang kanilang KYC, abangan lang natin. Kita nila lahat yan sa kanilang main. Pero syempre ay nire-review din yung regarding dyan sa resubmission. Ang sabi rin dito, here is our responsibility as a pioneer to make open mainnet network at our desired pace. So ito yung kailangan daw natin gagawin bilang pioneer, bilang miners sa responsibilidad yan na gagawin po natin na magagampanan bago mag-open mainnet. Ang sabi dyan, number one, pass KYC and migrate yourself. So ipasa ang KYC at yung migration ng inyong token ay gawin po natin. Alam naman natin yan kung paano, no? Number two, complete mainnet checklist. Yung 1 to 8 na checklist na yon ay gawin po natin. Number three, pag okay na ang iyong KYC, natanggap na, ay maging validator ka. Katulad ng ginagawa natin dito, no? Pag may oras, i-click ko yung Pi browser, tapos sa KYC punta tayo, tapos mag-a-appear na doon yung para makapag-validate tayo doon sa mga baguhan na nag-a-apply ng KYC para maging KYC kumbaga maging KYC din po sila para matapos na rin ang kanilang pag-aantay. So ganyan po yung gagawin natin sa mga makakapasa na ng KYC, ay maging validator po tayo. Number four, remind friends in your referral circle to do KYC and complete mainnet checklist through the newly added notification UI.
Yung inyong mga referral sa inyong referral circle ay mga kilala naman natin yan. So, i-message lang po natin at kumustahin ang KYC at gampanan na po nila at i-check palagi yung Pi Browser para makapag-KYC po sila. So, yun po yun sa mga referrals po natin, sa mga kaibigan natin, kapamilya na nirefer po natin para mag-mining dito sa ating Pi Network. Newly added notification UI, doon po yan sa user interface. So, yun nga po yun, no? Kailangan gawin ng Pioneer yung kanilang responsibilidad para mangyari yung open mainnet. Kasi malapit na yan. Ang mangyari kasi nito, kahit hindi siguro ready kasi nag-announce na ang kumpanya, ang dami ng pinaalala, ang dami ng sinabihan, ang dami ng announcement. So, palagi yan. Pero hindi pa rin nagagawa yung KYC. Ang mangyari niyan, hindi mag-aantay ang Pi Network Development Team para antayin tayo para makapag-KYC lang tayo lahat. Ang gagawin niyan, nakapasa ka sa KYC o hindi, so mag-o-open mainnet yan. Kasi hindi pwedeng mag-aantayan tayo. Sample, kung hindi ka pa nakakapag-KYC at hindi mo nagagawa, eh kung 10 years tayo mag-aantay sa iba, matagal yan. Kaya dapat gawin na agad itong mga responsibilidad ng Pioneers para mangyari at makapag-ready tayo sa KYC. Kasi pasado o hindi, mag-o-open mainnet po tayo. Hindi pwedeng hindi. At hindi pwedeng mag-aantayan tayo para sa iba. Kaya habang maagas, sinasabihan tayo, nire-remind tayo na mag-KYC po tayo para pag-open mainnet, ang sabi nga natin, possible niyan sa June. Itong coming June na to. So March ngayon, April, May, June. So 3 months. Yun yung posibilidad. Kaya bago mag-June, dapat tapos na yung KYC. Okay na yan. Wala nang problema yan. Sa mga in-progress ang KYC o hindi pa na-accept yung KYC, ay pwede kayong mag-send ng info sa portal. Meron naman doon. Mag-message po kayo doon. Mag-send po kayo ng inyong letters o ng inyong issue o concern para sa inyong KYC. Yan lang naman po ang ating pinoproblema sa mga hindi pa nagke-KYC dyan. Hindi pa nakakapag-KYC at hindi pa na-approve yung KYC. So mag-send po kayo doon. Ando naman po nasa system naman po ng ating Pi app at para makapag-info po tayo sa development team regarding po sa ating KYC. Pero by and by, lagi pong i-check yung Pi Browser para sa KYC at bibigyan naman kayo ng slot niyan once na nagawa nyo po yung 1 to 4, tapos yung lock up, tapos yung wallet address, tapos yung KYC invitation, ibibigay na po yan sa inyo once na naging okay na po ang inyong steps na gagawin para maging maayos ang inyong paghahanda sa KYC. So, yun po mga ka-learning, mga ka-Pi Network. At mag-mining lang palagi at malapit na tayo. Yung consensus value na 314159, very good yun pag yun yung nangyari. Pero kapag hindi, kahit 1,000 o 500 in USD ay okay na yun. Pero sa tingin ko, maganda ang value nito kasi hindi ito basta-basta sistema o kumpanya na ang value pagka-release ay yun lang. Pero kung yun ang maging value niya, sample, baka $5, $10, wala tayong magagawa. Pero sa tingin ko, maganda value nito. Kasi yung IOU nga, ang laki ng value nung nag-open trading. Hindi lang sinuportahan dahil hindi nga yun Pi Network original. Pero at least, yun ang IOU, ang laki ng value. So kung nag-support lang ang community doon, baka $1,000 na yun sa ngayon. Good luck sa ating lahat at keep mining.